Pangkaraniwan ba ang Oud for Greatness? Hindi siya pangkaraniwan. Hey, thanks very much for subscribing. To those who have subscribed, I really, really do appreciate it. To the people who write their comments in the comment section, it's a huge help. And I'm starting to feel like I'm in fact conversing with somebody when I'm doing these videos. And so I truly, truly appreciate it. Thank you so much. Now, this video is in fact specifically dedicated to Jeff Lorenzo, who asked a really interesting question. And for this video, I'm going to speak a lot of Filipino because his question is so culturally specific. Jeff Lorenzo asked, "Hello po, bagay ba sa Pinas ang scent ng Oud for Greatness? Hindi ba siya masangsang sa pangkaraniwang Pinoy?" Ang ganda ng tanong. The question is beautiful. Ang ganda ng tanong dahil napaka-komplikado. At dahil binibring up nito, pino-foreground nito, ipinapamuka nung tanong yung katotohanan na ang mga pabango ay may konteksto. Iba-iba ang pagtanaw sa kahit anong bagay, sa totoo lang, depende sa konteksto kung saan ito ay mararanasan. Ang Oud for Greatness ay may oud. Natatandaan ko pa nung una kong naamoy yung oud, banda 2004, nung una kong naamoy yung oud, at sa tingin ko, malamang may halong totoong oud yun. Hindi ko talaga nagustuhan. Nabahuan ako. Pero, recently, Western perfumers have been developing fragrances that have the feature oud, and they do it in a way that's not so, what's the word? Alienating. Bagay ba sa Pinas ang scent ng Oud for Greatness? Linawin natin yung mga termino na nagamit. Ano ba ang scent ng Oud for Greatness? Sangsang ba ang Oud for Greatness? Quick translation ng Google ay pungent. But then, kaya lang, ang pungent, pwede mo rin gamitin yun doon sa mga ano eh. Kunyari, amoy prutas. Diba yung, that's pungent. Or, kunyari, amoy ulam, pungent. Amoy ulam natin. Amoy ulam Pinoy, pungent. So, masangsang ba ang Oud for Greatness? Ito ang gusto kong ilarawan mo. Kunyari, malinis na malinis kang tao, tapos umattend ka ng party sa gabi at nagpabango ka nun, tapos yung damit mo kinabukasan, yung amoy ng gamit na damit. Haluan mo iyon ng konting asim ng mga bata. Di ba meron silang angking parang maasim? Konti lang naman. Konti lang nun. Meron sa Oud for Greatness na parang ganun yung dating. Babaho ba? Hindi. Masakit ba sa ilong? Hindi din. Pero, yun ba ang ibig sabihin ng masangsang? Kasi sa akin, pag sinabing masangsang, ang naiisip ko talaga yung lansa ng isda na hindi nasariwa, yung ganun. Meron isang word, may isang salita sa Kapampangan na naiisip ko yon, ang word na, at sa totoo lang, hindi ko nga alam na Kapampangan pala yon. Bangnas. Nung bata ako kasi, sabi na mabangnas daw ako. Okay. Na, oo, siyempre, isi-share ko ba yun? Anyway, yung word na bangnas, nung ginagamit nila yun sa akin, nung 4 years old ako, kasi mapaglaro talaga, parati ako nasa labas ng bahay, hindi ako yung nasa loob lang nanonood ng TV. Sa madaling salita, masasabi ko na ang Oud for Greatness ay amoy tao. Hindi siya amoy animal, pero amoy tao. Ang oud ang pinag-uusapan, sa pagkakaalam ko, apat pa lang yung pabango ko na may oud eh. So isa ito, Inicio Oud for Greatness, Alexandria II, Tiziana Terenzi, Chiron. At meron isa na alam ko, nung nalaman ko na lang later on, nung binabasa ko na may oud pala, pero sa pang-amoy ko parang wala. So far,
ang number one na oud sa akin is yung Alexandria the second ng Sir Geoff. So far. Kasi yun, kahit amoy, well, ina-review ko na lang. Pero so far, yun ang number one sa akin. Tapos, ito ang ilalagay ko sa number two. Bagay ba sa Pinas ang scent ng oud for greatness? Kung nakatira ako sa Baguio, sa Tagaytay, sa Quezon, sa mga matataas na parte ng Quezon, or kung saan pa man malamig ang klima, bagay na bagay ang oud for greatness. Wala, as in, wala kang, hindi ka magkakaproblema. Pakiramdam ko, ang tinatanong talaga, ang tinutumbok, ang sadya nung mga tanong ni Geoff Lorenzo ay, pag sinuot mo ba ang oud for greatness sa Pilipinas, posible bang kakansyawan ka at iiwasan ng mga kasama mo? Sa pang-amoy ko, hindi. Masangsang ba? Hindi ko sasabihin masangsang. Sasabihin ko na meron siyang amoy ng gamit na damit na malinis. Kakansyawan ka kaya? Actually, ang totoong issue doon ay yung termino natin na ginagamit ngayon na pangkaraniwang Pilipino. Kasi ang pangkaraniwang Pilipino, kung yun lang ang babasihan natin, ay Diyos ko, ano na ang mangyayari? If that makes sense. Posible bang pandirihan ka ng mga kasama mo kung suot mo ay oud for greatness? Ako hindi. Sa pang-amoy ko, hindi. Pero, at the same time, kasi nagulat ako eh, nung kasi sa akin, ang terdermes, napakabango. As in, kung hindi ka nababangungan sa terdermes, may problema sa ilong mo. So, nagulat ako dun sa mga frag groups na may mga nagko-comment about terdermes na parang amoy taxi daw. Na parang, naisip ko nga nun, parang, ay Diyos ko, sasakyan ko yung taxi na yun. Ang bango naman. Kung mayaman ka, tapos mayaman din yung mga nakakasalimuha mo, wala kang ipapangamba sa oud for greatness. Pero, kunyari, ang imahinasyon ko ng pangkaraniwang Pilipino, mabait, maganda ang puso, may pakikitungo sa kapwa, pero kasabay nun, chismoso at chismosa, mababaw, manggugulang kung kaya at hindi mauhuli. At hindi ganun katalino. Yun ang imahinasyon ko ng pangkaraniwang Pilipino sa panahon natin ngayon. So, masangsang ba siya sa pangkaraniwang Pinoy? Ang sagot ko kasi doon, huwag mo nang isipin yung pangkaraniwang Pinoy. Isipin mo na lang, gusto mo ba yung amoy o hindi? Nagkaka-confidence ka ba kapag suot mo yung pabango na ito or kahit ano pa mong pabango na ginagamit mo? Nagdadagdag ba yun ng value sa pang-araw-araw mong buhay? Mas masaya ka ba? Yun na lang isipin mo. Kebs na yung mga pangkaraniwang Pilipino. Kasi, alam mo yung sa mundo ng relo, may mga relo na napaka, yung mga milyones-milyones talaga. Pero, you know, kung pangkaraniwang Pilipino lang ang isipin natin, ha, ang pangkaraniwang Pilipino, hindi yung bibili ng mga rare na talaga na yung edition of 100 na mga relo. Kasi kadalasan, masyadong dramatic. Agaw pansin, yun. Yung mga relo na milyones-milyones pero agaw pansin, ang pangkaraniwang Pilipino, iisipin lang nun, ay ang cheap. Dun, hanggang dun lang. And in fact, well, kung relo ang pag-uusapan, ako traditionalist din sa relo eh. Excuse me. So yung mga kunyari, yung napanood mo na yung mga vlog, yung mga videos ni producer Michael, yung mga relo, karamihan ng mga relo niya, well, hindi yun para sa akin. Pangkaraniwan ako doon. Parang pangkaraniwang Pinoy ako na mag-react na gano'n. Kasi yung mga magarbo, masyadong magarbo, masyadong agaw pansin. Yeah. Pero, kahit sasabihin ko yon sa mga nakakaalam sa mundo ng relo, respectable yon, respetado yon. In conclusion, bagay ba sa Pinas ang scent ng oud for greatness? Depende. Kung nakatira ka sa malamig o kaya ang trabaho mo ay parating naka-aircon ka lang at hindi ka yung parang, kung hindi ka madudumihan,
okay ang OUD for greatness. Pero pag naghalo na ng mismong dumi ng environment, pag naghalo na yung alikabok ng bansa natin, tapos tsaka yung sa pabangon ito, medyo hindi na maganda yung dating. Dahil may posibilidad na parang masangsang nga ang kikalalabas. Pero kung ang trabaho mo or kung saan ka nakatira ay hindi naman sobrang maalikabok, tapos mapapanatili mo ang sarili mo na malinis buong araw or gabi, kung kaya mong maging malinis lang talaga habang suot mo yung OUD for greatness, napaka-okay niya. Pangkaraniwan ba ang OUD for greatness? Hindi siya pangkaraniwan. At kung akong tatanungin, mas mabango ang OUD, kasi tinry ko na sa Rustans yung mga OUD ng Kurkdjian. At sa taste ko lang, mas suabe ang inisyo OUD for greatness kaysa sa OUD satin mood, tsaka OUD silk mood. So mas masaya ko itong isusuot kaysa dun sa mga OUD ni Kurkdjian. Kasi ito suabe. At alam mo yung tipong hindi minadali yung pagkagawa. Yun yung okay eh. Ang haba ng sagot. Pasensya na kung medyo mahaba yung sagot. Pero napaisip mo ko eh. Salamat.